Dahil sa palaro ay napunta ang dalawa sa isang malawak na lugar kung saan dito sila maghahanap ng mga medal. Nang biglang mawala si Maple dahil natuklasan pala nito na merong lihim na kuweba. Kaya tumalon si Sally at pinuntahan nila ang isang malaking silid. Pagpasok ng dalawa ay may umatake pero nailigtas sila ni Maple. Sumugod si Sally habang taga-support ang Great Shielder, subalit napatalsik pa rin siya sa lakas ng kalaban pero wala pa rin natanggap na pinsala. Muling sumugod si Sally at pinaulanan ng atake ang halimaw, saka pinalabas ni Maple ang Poison Dragon kaya napaluhod ang boss at tuluyang natalo. Pagbukas nila ng drop ay nakakuha sila ng dalawang medal. Tapos gamit ang teleportation circle ay nakabalik sila sa itaas, saka napagpasyahan nilang magpunta sa kabundukan. At kahit na may snow sa lugar ay hindi malamig dahil nasa loob lang sila ng game. Nakita sila ng isang grupo ng players, at dahil kasama nila si Kuromo ay hindi nila ito kinalaban. At dahil isang party lang ang makakapasok sa portal na pinagkukuhanan ng mga medal ay pinaubayan na lang ito nila Maple kilo Kuromo. Subalit bago pa sila makaalis ay muling nagbukas ang portal, kaya pinili nilang pumasok. Napunta sila sa lugar na puno ng yelo, nang biglang may umatake sa kanila, na isa palang iceberg. Tinira sila nito ng mga yelo ngunit tinangke lang ito ni Maple. Tapos may napakalaking yelo kaya ginamit niya ang shield, saka nagtulungan ng dalawa para makalapit si Sally sa kalaban. Ngunit mabilis din pala itong kumilos kaya sinalag ni Maple at naputol ang paa ng halimaw. Saka pinalabas ang Poison Dragon na siyang umatake sa monster ngunit nagyelo lang ito. Tapos pininsala sila ng napakaraming yelo kaya napilitan si Maple na gamitin ang DevR, kaya may lima na lang siyang natitira para sa araw na ito. Napinsala din si Maple dahil gumamit ng piercing attack ang monster, kaya pinapagaling siya ni Sally habang sinasalag ang atake. Mabilis na sumugod si Sally at nagawang maatake ang ulo nito, subalit si Maple ang pilit na inaatake ng monster pero lumalaban siya kahit mahina ang attack power niya. Nagawa ni Sally na makasakay sa ibabaw nito, kaya ginamitan niya ng tornado, saka muling pinalabas ni Maple ang Poison Dragon para umatake, pero hindi pa rin ito natalo at inatake pa sila ng malakas na nasalag naman ng Great Shielder. Matapos ang atake ay may isang DevR na lang na natitira si Maple, na mag-transform ang monster at muling umatake, pero sinalag ito ni Maple, kaso nga lang ay ikinasira ito ng shield at ng armor niya. Pero muli din namang nabuo dahil sa special effect nito. Inulit ng monster ang pag-atake na muling sinalag ng Great Shielder, subalit sa pagkakataong ito ay napinsala na si Maple. Kaya sumugod si Sally at iniwasan ang mga atake nito sabay gumamit ng ilusyon, kaya nakapunta sila sa gilid at pinalabas ang Poison Dragon na siyang tuluyang tumalo sa halimaw. Napansin ni Maple na nakakuha na naman siya ng malakas na skill, na binigyan siya ng kakayahang makasurvive kahit isang health points na lang ang natitira. Tapos nakapulot sila ng limang medal sa kadalawang itlog. Nag-uusap naman ang mga developers tungkol sa ibon na natalo ng dalawa, dahil ginawa pala nila itong imposibleng matalo ng mga players. Samantala ang ibang players ay kumukuha ng medal sa pamamagitan ng PvP. Gusto na rin ni Sally na makipag-PvP, tapos niyakap nila ang mga itlog para mainitan at mapisa. Nakita nila ang malawak na kagubatan sa ibaba, kaya bumaba si Sally, tapos si Maple naman ay nagpagulong-gulong gamit ang Venom Capsule. Tapos nakakita sila ng isang medal na baka nanggaling daw sa bangin. Napisa na ang mga itlog na nakuha nila ng mga cute na lobo at pagong. Sinanay nila ang mga alaga sa mas mahihinang mga monster para mas lumakas kung saan nakakakuha din pala ng skill ang mga ito. Habang naglalakad sa disyerto ay nakakita sila ng isang oasis. Ngunit nandun pala ang isang babae na nais silang kalabanin para makuha ang mga medal. Pero nang maisip na tagilid siya sa laban ay tumakas ito, pero sinundan siya ni Sally. Nagtagpo sila sa gitna ng disyerto, nang kaagad na inatake ng babae si Sally pero isa lang pala itong ilusyon. Kaya naman napagtanto nito kung gaano kalakas ang kalaban niya. Tapos dumating si Maple na nagpadulas gamit ang shield. At dahil dito ay hinigop sila ng buhangin. Pagising ay nakatali na silang tatlo sa isa't isa, at kahit isa lang sa kanila ang mamatay ay mamamatay silang lahat kaya kailangan nilang magtulungan. At nagpakilala ang babae na si Cosmi. Tapos dahil nahila nila si Maple ay nadapa ito pero nakahanap naman siya ng isang medal. Kalaunan ay yumanig ang paligid nang lumabas ang isang halimaw na snail. At nagtago sila dahil daw hindi napapatay ang halimaw na ito. Ngunit lumabas pa ang maraming halimaw na snail, kaya binilisan ng dalawa ang pagtakbo at nakaladkad si Maple, pero natrap naman sila sa isang sulok. Kaya gamit ang mga kakayahan nila Sally at Cosmi ay pinilit nilang makaakyat sa itaas. Sa dulo ay may nakita silang isang pinto, at pagpasok ay nakita ang isang kayamanan saka natanggal na rin ang mga tali nila. Nakakuha sila ng mga sandata at shield, tapos binigay nila kay Cosmi ang isang medal. Paglabas ay humingi ng tawad si Cosmi, dahil siya ang dahilan kaya naubos ang maghapon nila nang walang masyadong naiipon na medal. Ngunit naging bagong kaibigan naman ng dalawa si Cosmi. Ginugol nila ang natitirang mga araw para magmadaling maghanap ng mga medal para manalo sa palaro. At isang araw ay nakita ni Sally na nakikipaglaro lang si Maple kay Kanade.
Tapos diit ni Kanade na hindi na daw siya nangongolekta ng mga medal dahil kontento na daw siya sa nakuha niyang Rubik's Cube na may sikretong kakayahan. At bilang tanda ng pagkakaibigan ay nagbigay si Kanade ng libro sa dalawa na maaaring naglalaman ng clue tungkol sa palaro. Nakita nila ang mga fountain at naisip na ito ang tinutukoy sa libro. Kaya gamit ang mga kakayahan ay nilagyan nila ito ng tubig. Nang umangat ang hugis diamond na bato, tapos biglang yuminig at nagliwanag. At pagtingin ay napunta sila sa gitna ng karagatan. Naging alerto ang dalawa sa boss nang umatake ito at naputol naman ni Meeple. Pero galamay lang pala ito ng malaking squid. Walang tigil sila nitong inatake, tapos nakitang gumagaling lang ang pinsala ng kalaban. Kaya balak nilang atakihin ang katawan nito pero hindi nakakalangoy si Meeple. Kaya naman nagpalabas na lang siya ng napakaraming mga poison dragon para gawing laso ng buong karagatan para matalo nila ang malaking squid. Napatay nga nila ito kaya namang ha si Sally, pero na-teleport naman sila sa tubig. At dito ay nakita nila ang napakagandang tanawin, saka dumating ang dalawang medal nila. Inabot na sila ng gabi, pero kulang pa sila ng dalawang medal kaya baka mapilitan silang manghunting ng player. Pero nagplano sila na si Sally lang ang makikipag-PVP at si Meeple naman ang magbabantay ng mga medal na naipon nila. May nakita kagad na target si Sally na dalawang player at sinaglit niya lang talunin ang isa. Tapos ang isa naman ay hindi siya matamaan dahil sa agwat ng kakayahan. Pero wala siyang nakuhang medal. Samantala pinapalakas ni Meeple ang mga alaga nila sa pakikipaglaban sa maliliit na monster. Samantalang si Sally naman ay nagwawala na sa labas. Ngunit kahit inubos niya ang mga ito ay dalawang medal lang ang nakuha niya. Nagbalik na si Sally sa kaibigan dahil kompleto na nila ang 20 medal. At ngayon ay kailangan na lang nilang magtago para hindi na ito makuha sa kanila. Nakitang nandoon din pala si Cosmi dahil nagtatago din siya dahil huling araw na ngayon ng palaro at madaming naghahabol na makasampung medal. Saka tinakpan ni Meeple ng laso ng pasukan ng kuweba para walang pumasok sa loob. Natapos na ang palaro kaya makakatanggap daw ng bagong skill ang mga nakaipon ng tigsasampung medal. May bago ring natutunan na skill ang pagong na si Syrup kaya lumaki, tapos nagawa itong mapalipad ni Meeple gamit ang skill na nakuha sa palaro kaya may sasakyan na sila. Tapos gamit ang isa pang bagong skill ay inubos niya ang mga monster sa lugar na ikinamangha ng dalawa. Sabay ang dalawa na pumasok sa school, ngunit akala ni Meeple ay nasa loob pa rin siya ng game kaya naman nakakaapekto ito sa totoong buhay niya. Pagbalik nila sa game ay may bagong upgrade ang laro kung saan kapag nakahuli sila ng umiilaw na insekto ay pwede silang makabili ng sariling guild house. Kaya gusto ni Meeple na manghuli sila nito pero meron na pala si Sally. Naglaan sila ng oras para piliin ang bahay na bibilhin, ngunit nahirapan sila dahil marami ding guild ang naghahanap ng guild house. Hanggang sa makita nila ang isang tree house na pareho nilang nagustuhan. Kaya ito ang ginawa nilang guild house. Tapos naisip nila na mag-recruit ng mga member, kaya nakipagkita sila kila Kanade at Cosmi. Nakita din nila sila Kuromo at Iz, kaya naman sumali na din ang dalawa sa guild. Pagbalik nila sa guild house ay ginawa nilang guild master nila si Meeple. Tapos ang pinangalan ni Meeple sa guild nila ay Maple Tree. Sakay ni Syrup ay naglakbay sila sa syudad, tapos nagpunta sila sa isang kuweba. Dito ay maghahanap sila ng maraming material sa tulong ng kakayahan ni Kanade. Pero may isang monster kaya kinalaban ito ni Meeple. Samantala sa party nila Sally ay ipinapakita niya ang lakas na ikinamangha ng dalawang bagong member dahil parang hindi na nila kailangang makipaglaban dahil sa lakas ni Sally. Ngunit ang dalawang ito ay hindi rin pala basta-bastang mga players dahil pare-pareho silang malalakas. Pag uwi ay nagkaroon sila ng meeting tungkol sa mga susunod na event. Dahil magkakaroon daw ng guild competition, kaya mangangailangan sila ng mas marami pang members. Kaya nagpunta ang dalawa sa town para maghanap ng mga members. Pero wala silang mahanap na pwedeng maging member sa level 2, kaya bumalik sila sa level 1 town. Kung saan nakita nila ulit ang kambal, kaya agad itong niyaya ni Meeple na sumali sa guild, pero nag-aalangan ang dalawa dahil mahina pa daw sila. Niyaya nila ang dalawa sa malapit na resto para makapag-usap at nagpakilala ang dalawa na sila Yo at Mai. Sinabi ng kambal na nilagay daw nila lahat ang stats sa attack power, pero wala din silang agility tulad ni Meeple kaya mabagal silang maglakad. Sumakay sila kay Syrup papauwi, kaya pinagtitinginan sila ng mga tao dahil sobrang sikat na ni Meeple sa mga players. Para makapunta sila sa level 2 ay kailangan nilang talunin ng level 1 gate boss. Pero natatakot ang dalawa dahil ngayon lang sila nakapunta dito. Nag-respawn ang monster at pinalabas ni Sally si Oboro. Agad na umatake ito ngunit hindi sila matamaan, tapos gumamit sila ng shadow clone at pinagtulungan ang halimaw. Pero nagawa nitong makarecover at muling umatake, kaya sinalag ito ni Meeple na ikinamangha ng dalawa. Tapos inatake ito ni Sally ng walang humpay hanggang sa tuluyang matalo. Pagdating ay pinakilala nila ang dalawa sa buong guild, saka sila nagplano kung paano mas mapapalakas ang kambal. Pero nang tumama lang ang mga ulo nila sa mesa ay nawasak ito, na ikinagulat ng mga guildmates.
Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.